Hello guys! Kamusta kayo dyan? Hito na naman ako. Kamusta, kamusta po? Ang video po natin for today is about CFO counseling. Yan. Siguro naririnig nyo na yung about CFO. Ano ba yung CFO? Yes, yan po ay very essential doon sa mga aalis ng bansa. Ayan. At bago natin umpisahan, mag-intro muna tayo. Ayan na guys, umpisahan na natin. Ano bang ibig sabihin ng CFO? Ang CFO po ay Commission on Filipino Overseas. Bakit nga ba essential yung pagkuha ng certificate ng CFO? Kasi po, hahanapin po yan doon sa airport, sa may immigration. Bago ka makalabas sa departure, hahanapin nila yan. At ito, sino-sino ba ang kumukuha ng CFO? Ang kailangan pupunta sa CFO at kukuha ng immigration sticker at saka yung tinatawag nilang certificate. Yun po yung mga Filipino or Filipina citizen na nag-aasawa at magiging immigrant. Like pupunta sila ng Canada, pupunta sila ng Europe or anywhere sa labas ng Pilipinas. Yun yung mga interracial marriage. So, bakit nga ba essential siya? Kasi po, yun yung initiative ng government natin na matitrace din nila kung ano yung mangyayari nung Filipino citizen, like naaabuso siya sa ibang bansa or hindi nag-work yung marriage niya. Ano ba yung mga dapat niyang gawin? So, tinuturo yan doon sa counseling ng CFO. So, paano ba kailan ka ba dapat kukuha na ng CFO? Ako kasi guys, kumuha ako ng CFO nung ready na talaga. Meron na akong visa. Natanggap ko na yung visa ko. Saka ako nagpa-schedule ng CFO. Kasi isang puntahan ko na lang yung pagpunta doon. Hindi na ako pabalik-balik. Kasi pag wala pang visa yung ano mo, yung passport mo, hindi nila ibibigay yung sticker. Well, hindi nila didikitan ng sticker yung passport mo. So, kailangan meron ka ng visa, saka kanila bibigyan ng sticker. So, paano nga ba magpa-schedule ng CFO? Punta ka po sa site ng CFO, guys. Punta ka doon sa site nila. I-google mo lang yung CFO, Commission on Filipino Overseas. Meron doong, sa site nila, meron doong schedule. Meron din doong mga places kung saan may mga offices ang CFO na pwede kang pumunta at magpa-schedule for counseling. So, ikaw yung mamimili. Anytime convenient for you, ikaw yung mamimili. And then, after that, ipiprint mo lang yung schedule mo. Tapos, dadalhin mo doon sa mismong office ng CFO kung saan mo gustong pumunta. So, yung schedule na kinuha ko, guys, is 9 o'clock. 9 o'clock yun. So, dumating ako doon sa CFO is 7 o'clock kasi gusto ko talaga ahead of time. So, pagpunta ko doon, binigyan nila ako, no? Pinakita ko lang yung schedule ko. So, may babayaran pala, guys. Ang babayaran is 400 pesos. Yung babayaran mo sa CFO. Yun, sa counseling. Hindi yun siya free. Tapos doon, may fill upan ka. Pagdating mo doon sa taas, sa mismong office nila, bibigyan ka nila ng mga 3 pages ata yun. 3 pages na fill upan mo. Tapos, kukuhanan ka ng picture. Lalagay mo doon yung visa mo, kung anong klase yung visa mo, yung visa number. And then, tatanungin ka about sa petitioner mo. Meron pa din siyang interview. Ano ba yung dadalhin mo doon? Siyempre, yung passport mo. Kung meron ka ng passport, dalhin mo yung passport mo. And, kung ano yung dala mo nung nag-interview ka, dalhin mo rin. Kasi, minsan hinahanapan nila ng proof of relationship. Especially doon sa mga fiancé visa. Especially sa mga fiancé visa, hinahanap pa lang mga proof of evidence. Kasi minsan, dahil sa mga horror stories na naririnig nilang naaabuso dito sa US o sa ibang parte ng mundo, naninigurado lang din yung ating mga kababayan na mga nasa CFO. Naninigurado lang din sila, guys. So, yun.
Pagdating ko doon, nag-fill up ako. So, exact na 9 o'clock, nag-start yung seminar. So, binigyan kami nito, guys. Binigyan kami nito. Ito yung binigay sa amin. Isa siyang Primer on Republic Act 10906. Ito yung ayan, guys. So, ayun na nga. Binigyan kami ng ganito. Binigay sa amin. Binigay yung, ito yung, ano siya, parang guide sa mga human trafficking or yung mga tinatawag nilang mail order bride. Yun. Ito yung parang mga guide, mga list, ganon. So, after nun, after ng seminar, it will take lang siguro yung seminar, tinatakel kung ano yung, kung sakaling hindi kayo magkasundo, kung sakaling naaabuso ka, saan ka pupunta. So, binibigyan din kami ng mga numbers na halimbawa kung saan kang bansa. Kasi sama-sama yun eh, hindi nila pinaghahalo. Halimbawa, pupuntang US, lahat ng mag-seminar na yun, lahat yun US. Ganon. Walang ibang nasyon na papuntang Europe o papuntang kung saan. So, kung US ka, US lang yung lahat kayo para iisa lang yung ibibigay nila na mga numbers. Ganun yun. And then after, pagkatapos ng seminar, siguro ang counseling, guys, umabot lang siya ng 2 hours. And then after that, pag after ng counseling, may one-on-one interview kayo ng counselor. So, doon mo na ipuprove sa kanila na ano, bonified yung relationship nyo. Kung ano yung tinatanong ng consul, minsan mas higit pa yung tinatanong ng mga kabayan natin na counselor para mapatunayan lang na totoo yung ating relasyon doon sa ating magiging asawa or sa fiancé na pupuntahan mo mismo. Ayun. Pag nakita naman nilang bonified yung iyong relationship, hindi ka nahahanapan ng mga proof of relationship kagaya ng sa akin. Hindi rin ako hinahanapan ng kahit na anong proof of relationship. Tinanong lang ako kung paano kami nagkita, ganun lang. Then, nakausap ko na ba yung magulang, ganyan. And then, after that, siguro it will takes lang ng 3 minutes. Napakabilis lang. Tinanong niya ako kung saan ako nag-work, dati, ganyan. Yung mga simpleng ano lang. So, dinerecho ko lang din siya ng sagot. Then, after that, sabi niya sa akin, sige, kuhanin mo yung passport mo dun sa baba, magbayad ka, at para magkaroon ka ng sticker. Yun, ganun lang kabilis, guys. Basta makita naman na genuine yung relationship no nung iyong fiancé or yung mapangasawa. Wala namang masyadong hassle. Binibigay naman nila agad sa'yo. Pero kung makita nilang medyo tagilid, marami pa silang hinahanap pagaya nung nakasabayan ko. So, ito yun, guys. Ito yung sticker na nilalagay nila sa passport mo. Yan. Yan yung sticker. At ito yung certificate. So, pag aalis ka na ng bansa, ipapakita mo to sa immigration. Ito lang yung titingnan nila. Dahil pag wala ka nun, sticker na yon, hindi kanila paaalisin. At yan po! Sana po may natutunan kayo sa aking video for today. Kita-kita po tayo sa susunod ng aking mga video. Ayan po. Thank you so much, guys, for watching. At sa mga bago dito sa aking channel, subscribe nyo na ako. Click the notification button bell para magiging updated kayo sa aking mga videos na i-upload at sa aking mga ganap dito sa US. Ayan. Maraming salamat po. At sana po kayo ay bless ni God palagi. Ingat po kayong lahat. At kita-kita kits po tayo sa aking susunod na videos. Thank you so much. Ito na naman si Aris Girl USA. Magpapaalam na po. Bye-bye. Love, love, love everyone.